Nagkaabirya ang dose-dosen ng electronic vote counting machine sa estado ng Arizona, USA. Nagdulot ito ng kawalan ng tiwala sa maraming mga botanteng Republicans at nag-akusa na ito ay ebidensya umano ng pandaraya sa halalan ng Democrats. Ilang oras na lang sa araw ng halalan, sinabi ng recorder ng Maricopa County na si Stephen Reacher na sa 20% ng electronic vote tabulation machine sa county ng estado ang hindi gumagana. Ayon kay Reacher, ipinadala ang mga technician upang ayusin ang mga makina dahil ang mga balota ay hindi nakapila ng maayos sa loob nito at hindi binabasa. Ngunit pangako nito, sa kabila ng mga aberya, mabibila ang lahat ng mga boto. Sinuri ng maaga ang mga kagamitan sa tabulation sa Maricopa. Inilagay ang bipartisan teams at pinangasiwaan ng parehong partidong pampolitika pagkatapos ay binilang ng mano-mano ang mga resulta ng mga makina upang higit pang ma-verify ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, sinabi ng Departamento ng Halalan ng County na natukoy ito ang solusyon para sa mga issues sa tabulation sa humigit kumulang 60 vote centers. Kasunod nito, tiniyak ni Maricopa County Chairman Bill Gates na uminam na ang sitwasyon. So I'm not going to try and get too much into the details of this. I'm not a tech guy, but I can tell you it was a printer issue. It was not an issue with the tabulator. It was a printer issue. And one of the reasons that we were trying to figure out and kind of having a little trouble trying to figure out what the problem was that all the variables from August were exactly the same this time. So same type of paper, same type of a printer, all of that. But again, we've identified the issue now and now the situation is definitely improving. Sinabi ng county na binago ng mga technician ang settings ng printer at ang solusyon na ito ay gumana sa 17 mga lokasyon. Patuloy naman sila sa pagtugon upang malutas ang isyong ito sa mga natitirang lokasyon. Cherry Pama, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.